Hello, hello, hello. Good morning, good afternoon, and good evening. Welcome sa ating channel. At bago tayo magpatuloy ay pakihingi ng isang like and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong upload natin. Okay, so our topic for today is about factoring polynomials with difference of two squares. Okay, so na-discuss na natin ito sa ating previous videos. Ayun lang, gusto ko pang i-elaborate masyado itong difference of two squares. Okay, so balik tayo sa ating formula. So, yung difference of two squares, that is a squared minus b squared. Okay, then yung partner natin, that is the quantity of a plus b times the quantity of a minus b. Okay, so ito yung pattern na dapat natin sundin. Dapat merong plus at saka yung minus. Yung product ng sum and difference. Okay, ngayon, dito tayo sa example number 1, x squared minus 4y squared. So, ang gagawin natin dito, we have to get the square root of x squared at saka ni 4y squared. Okay, so yung square root ng x squared, okay, that is equal to x. Okay, yung square root naman ng 4y squared, that is equal to 2y. Okay, so ito yun ang una natin gagawin. Kunin natin yung square root and then kunin natin yung product ng sum and difference. Okay, so square root ng x squared, that is x. Tapos, take note yung pattern natin. Dapat mauna si plus, tapos 2y. Okay? Then, sa kabila naman, multiply natin kasi get the product of the sum and difference. So, difference na naman. So, x tapos minus 2y. Okay? So, this is your final answer. Kapag i-check natin ito using FOIL method, the result is x squared minus 4y squared. Okay, proceed tayo sa number 2, x squared minus 121y squared. So again, kunin natin yung square root ng x squared. So, nasolve natin kanina, that is equal to x. Okay, then sum and difference. Dapat sundin talaga natin yung pattern. Okay? And then, square root ng 121y squared, that is 11y. Okay, then times, tapos na tayo sa sum, difference na naman. So, x minus 11y. Okay, so this is your final answer. Okay, number 2 na naman tayo. Number 3, sorry, number 3. So, first, kunin natin yung square root ng 25x squared. So, square root ng 25x squared, that is equal to 5x. Okay? So, lagay natin dito, 5x, tapos plus. Okay? Yung pattern natin. Huwag kalimutan. Then, square root ng 144. Square root ng 144, that is 12. Kasi 12 times 12 is 144. Okay? So, ilagay natin dito, 5x plus 12 times 5x naman, kasi yan yung square root natin, tapos yung difference, yung minus 12. Okay, so this is your final answer. So, try din natin, check ito, number 3, using distributive property, FOIL method. So, first, so this is 25x squared. Okay, then outer, yan, so this is 12 or negative times 5. Negative 12 times 5. Check natin ha, para sure. So, this is 10. So, 60. So, negative 60x. Then, ito naman si inner. Positive 60x. Then, last, si positive 12. Multiply natin kay negative 12. That is negative 144. Okay, cancel natin yan kasi 0 na yan. So, naiwan, 12x squared, 25x squared, asa ko ikag 12, then minus
4. So, our answer is correct. Okay po, so maraming salamat sa pakikinig at panonood. At again, sa mga hindi pa nakasubscribe, pakisubscribe na lang at huwag kalimutang pindutin ang notification bell para lagi tayong updated sa mga bagong upload natin. Okay po, so maraming salamat and God bless.